Nakipagpulong si Senator Amy Marcos sa samahang industriya ng agrikultura. Naniniwala ang senador ang kailangan ng kamay na bakal para labanan ng smuggling at hoarding ng mga agricultural products. May ulat si Rod Lagusad. Wala nang patumpik-tumpik pa at walang sasantuhin. Ganyan ang gustong mangyari ni Senator Amy Marcos sa hangarin niyang magkaroon ng malalimang investigasyon kaugnay ng umano'y smuggling at hoarding ng mga agricultural products. Nababahala na kasi ang senador sa ganitong mga alegasyon, lalo't ang mga magsasaka at mga mangingisdaan niya ang nahihirapan. Walang takot, basta iimbestigahan na lang lahat yan kasi nakakagalit na, nakakaiyak na. Yung agricultural large-scale smuggling, matagal ng batas, 2015-2016. Pinagtatakahan ko, bakit wala pang nakukulong sa ilalim ng batas na yan? Pagdating naman sa pagpapanagot sa mga posibleng nasa likod nito. Sa palagay ko, itong mga sinasabing sindikato, kinakailangan kamay na bakal na kasi hindi na tama to. Pagkain na at gutom ng tao ang pinag-uusapan. Dismayado na rin ang senador sa nangyayari. Anya, hindi na rin sekreto kung sino ang posibleng nasa likod nito. Sana matapos na kasi lahat naman ng pangalan, lahat ng bodega, lahat ng address, mayat maya, linalabas. Parang yung DA at yung customs na lamang ang hindi nakakakilala, pambira naman. Kagabi nakipagpulong si Senator Marcos sa samahang industriya ng agrikultura o SINAG para talakayin ng mga isyo sa sektor. So yung mga smuggle na yan, dapat kasuhan yung mga nagpasok and yung mga broker and titingnan sa exporting country. Ito ba, sino ang nasa likod nito? Oh, so with that, mas madali ang investigasyon. Kung ang SINAG ang tatanungin, gusto nilang maging kalihin ng Department of Agriculture sa Senator Amy na makakatulong anila sa sektor. Tinutukan niya ang smuggling talaga at saka ito yung mga protection sa ating mga magsasaka. Yung local production kailangan tuloy-tuloy para at least nakita naman natin yung sobrang importation ng bigas, hindi naman bumaba yung bigas sa merkado. Samantala, sa kadiwa store na ito sa tanggapan ng DA, kabilang sa pangunahing ibinebenta ay ang mga itlog. Tumaas talaga sa market yung presyo ng itlog, pero syempre tayo kinumit pa rin natin na mas mababa tayo sa mga palengke. So kung tutusin, last price adjustment namin dito sa kadiwa, first week of December pa. Ang available na medium ay nasa 235 pesos kada tray, habang ang jumbo at brown naman ay nasa 260 pesos. Pagdating naman sa sibuyas, nasa 240 pesos kada kilo ang presyo nito na medyo may kalakihan na nagmula pa sa Pangasinan. Tsaka maano po yung sibuyas natin, maganda po siya kesa doon sa export. Kasi pang matagalan po siya, kahit 2 buwan pwede po yung sibuyas natin. Ang mamimiling ito, dumayo pa matapos sabihan ng kanyang nanay na mas mababa ang presyo dito. Malaking tulong din kay mami yun kasi syempre gamit to lagi sa pangluto . So ayun, malaki din natipid niya. Tuloy-tuloy naman ang pag-ibenta ng murang produkto sa Kadiwa Stores na layong makatulong sa publiko. Rod Lagusad, para sa Bayan.